po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Sige po. Maging lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Yes, Lord, tunay nga po, Ama, na dakila ang araw na ito. Sapagkat dakila ang aming Diyos. At dakilang bagay na po ang ginawa niyo sa amin at patuloy niyo pong dakilang bagay ang gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, hindi po kami nakatingin sa aming mga nakikita. Hindi po kami dumadama sa aming mga nararamdaman. Hindi po kami, Panginoon, nakikinig sa aming pwedeng mapakinggan. Ang aming mga physical senses, Panginoon, ay hindi ito ang aming ginagamit. Panginoon, ang aming pong pinaiiral ay ang aming pananampalataya. Pananampalataya sa aming makapangyarihang Diyos na kayang gumawa ng mga dakila at higit pang mga dakilang bagay. Mali ang mga numalatiin mo ang iyong dakilang pangalan sa araw at oras na ito. Lahat po kaming narito, nagikinig at nanunood, Panginoon. Itarap niyo sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso ang lahat ng aming mapapakinggan. Maisa ka buhay po namin ito, Panginoon, at baguhin niyo po kami upang sa ganun, Ama, ay patuloy na ito rin naman ay makita ng marami ang aming pagbabago at ang lahat ng aming matututunan ay maibahagi rin po namin sa lahat ng tao sa buong mundo upang sila ay mapagpala rin naman, lalo na po ang aming mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, gawin niyo po kaming karapat-dapat sa araw at oras na ito. Hugasan niyo ang lugar na ito, lalo na po ang aming mga puso ng iyong makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang kapatawaran ng aming kasalanan. Inaangkin namin, Ama, ang aming mga pagbabago at ang aming buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, at aming din inaangkin ang aming kagalingan, ang aming himala, at lahat po ng mga dakil at mga mabubuting bagay, Panginoon, ay inaangkin na ho namin sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, kunin niyo po ang lahat ng pasasalamat. Lahat po ng karangalan at kadakilaan ay para lamang po sa nag-iisang pangalan, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. At ang bawat siya ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan natin ng malakas sa Lord. Sa pagpalaan sa palakpak sa ating Panginoong Diyos ng buhay. Yes, hallelujah! Isang malakas na sigaw, hallelujah! Hallelujah! Isang mataas na talon. Ako, ayaw ka nang tumalon dito, masira eh. Pero yung puso ko tumalon. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Kinupuri ko yung mga nakapagtapos na sa pag-aaral or uusog na sa another level. Sige nga, taas nga yung mga kamay. Ayan. Sino yung mga graduates or honors? Ayan. Nakatanggap ng mga medals and trophies. Taas nga ang kamay. Sino yung mga nag-move up? Basta magtataas ng kamay, nahihiya ah. Pinapataas ko lang naman ang kamay nito kasi magpapa-blow out ako. Ayaw ninyo. At nagpapasalamat din ako sa Diyos kasi yung aking bunsong anak kahapon, si Joseph, ay kahapon ba? Last Friday, no, moving up nila. Grade 10, no? Dapat graduate na eh. Pero moving up lang ang tawag para sa Kinder 11 na. At nagpapasalamat naman na tayo sa Diyos sapagkat ay another level at meron siyang medal. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sa lahat ng inyong mga prayers, sa lahat ng inyong mga fasting, sa lahat ng inyong mga support, hindi po nawawala ng kabulungan niya. Sabihin mo sa katabi mo, salamat. Yan. At yung mga nag-graduate, yung mga pupunta sa another level, no, sa higher level, sa mga nakatanggap ng trophies, medals, diplomas, recognition, o ano man ang inyong tinanggap, ay pasalamatan niyo ang Diyos. Amen? Amen. Sabihin na natin, salamat Panginoon. Salamat Panginoon. At huwag niyong kalilimutan, ha, na pasalamatan yung mga tumutulong sa inyo. No, at ibigay ninyo yung pasasalamat nyo sa kanila. Amen. Para yung mga tumutulong sa inyo, lalakihan pa yung tulong. Ganun yun eh. So tinuruan ko kayo ng tip. Sa aklat na unang Korinto 15:58,
1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kaya nga mga minamahal kong kapatid yan. Therefore, my brothers and sisters, ang writer po ng 1 Corinthians and 2 Corinthians ay si Apostle Paul. Paul's letter to the Corinthians. Ang sinulat niya, siyempre, yung mga Kristiyano sa lugar ng Corinto. Yan. Glory to God. At ang sabi niya, magpakatatag kayo. At huwag matitinag. Yan. Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga po rito, kung ating susumahin ang 1 Corinto 15:58, bawat pagpapagal, bawat sakripisyo para sa Diyos at sa mabuting bagay ay merong regalo ang Diyos. Amen po ba? Ulitin po natin, bawat pagsasakripisyo, bawat pagpapagal para sa Diyos at sa lahat ng mga mabubuting bagay ay merong regalo, pabuya o reward ang ating Panginoon. Amin po ba? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Nakakita na ba kayo ng bubbles? Nakakita na kayo ng bubbles? Yan. Yung bubbles, di ba, yun yung mga lumilipad na bola. Tama ba? Sino hindi pa nakakita ng bubbles, ipapakita ko. Yung mga laruan ng bata, di ba? Yung mga bubbles. Yung mga bubbles na ito, lalo na pag tinamaan ng sikat ng araw, di ba? Nagre-rainbow-rainbow yan eh. Tama ba? Ngayon, ang gandang tingnan. Lalo pag nakikita mo yung bubbles, lumilipad. Tapos ngayon, pwede kang mainganyo. Pwede kang mainganyo. Nahawakan yan, hulihin yan. Tama? Pero pag hinawakan mo at nahuli mo, anong nangyayari sa bubbles? Pumuputok. So, ibig sabihin, yung mga bubbles na ito, ang gandang tingnan, ang gandang hawakan, pero sa bandang huli, walang pakinabang kasi puputok. Mga minamahal, ganun din sa buhay na ito. Maaring meron tayong pinagbubuhusan ng oras, ng panahon, meron tayong pinagbubuhusan ng pera, meron tayong pinagbubuhusan ng maraming mga bagay-bagay, pero maaring sa bandang huli, walang pakinabang, walang kabuluhan. Nakuha po natin. Naunawaan ninyo ako? Ulitin ko uli. Maaring may pinagbubuhusan tayo ng oras, ng panahon, no, ng pera, ng lakas, o ng mga bagay-bagay. Pero in the end, no, wala palang kabuluhan. Useless, meaningless, vanity. Wala tayong napala. Nakikinig pa po ba tayo? Ayaw ng Diyos ng ganon. Yung bang nagpapakahirap ka, nagpapagal ka, nauubos ang lakas mo, nauubos yung buhok mo, pumuputi yung buhok mo, di ba? Nangangayayat ka o tumataba ka sa maraming bagay, tapos sa bandang huli, wala palang kabuluhan. Ayaw ng Diyos ng gano'n. Ang gusto ng Panginoon sa lahat ng pagsasakripisyuhan mo ay dapat merong tagumpay. Amin po ba? Kaya sa akin, palakpakan natin ang Panginoon Diyos po. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 15:58, ang liwanag po, no? Ang sabing ganoon, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Para ang lahat ng salapi, buhay, panahon, lakas na ating gugugulin ay hindi mawala ng kabuluhan. Number one, see to it. Iyan ay kalooban ng Diyos. See to it na ito ay nasa gitna tayo ng kalooban ng Diyos. Amin po ba? Nakakatuwa noong graduation, sabay-sabay na graduation at moving up doon sa school ng anak ko, sa Tabernacle of Faith Christian Academy. Actually, Christian school yun eh. Sinikap ko na yung mga anak ko ay ipasok sa Christian school. Although masasabi natin siyang Christian school, napakamahal ng bayan. No. A private Christian school.
Kasi kung magkabing sa inyo, iba, hindi naman talaga ministry ang pakay nila, sahod din naman talaga. Ngayon, meron po roong isang alumna. Ano ibig sabihin ng alumna? Dati siyang estudyante ng eskwelahang iyon. Nakikinig pa ho pa tayo? Doon siya nag-elementary, doon siya nag-high school. At pagkatapos ay gustong-gusto niya ng music. Kung siya ang masusunod, gusto niya ang music. No? Ang inclination niya ay nasa music. No? Pero, since na siya ay apo ni Justice Pamaran ng dating Sandigan Bayan, the former Justice of Sandigan Bayan, ninanais ng kanyang mga magulang na kumuha siya ng ulo. Pero hindi yun ang kanyang pangarap, hindi yun ang kanyang inclination, gusto niya ang music. Pero wala siyang magawa kung hindi pagbigyan yung kanyang mga magulang. So, kumuha siya ng AB Philosophy sa UST, no? At yun ay prelo. Kagaya ng aking anak ngayon, mag-graduating na sa legal management, prelo rin yun eh. At ang sabi nga niya, kumukuha ako ng AB Philosophy pero sa hindi ko malamang dahilan. Nakikinig ko pa tayo. Na ibig niyang tukuyin, hindi ko ito gusto. Pero dahil gusto niyang pagbigyan ng kanyang mga magulang para sundan yung lakad ng kanyang lolong Justice, no? Not just a lawyer, but a justice, no? So nagpatuloy siya. Pagkatapos ng AB Philosophy, pinili niya ang law sa UST. But since na ang kanyang pangarap talaga at nais niya talaga is about is patungkol sa music, eh tinutukan niya yun. Eh, alam naman natin ang UST medyo mahigpit talaga ng konti. Kaya nung nag-aaral yung mga anak ko sa Tabernacle of Faith Christian Academy, kinausap ako ni Pastor Sunday, no, na dating president ng school na iyon. Sabi niya sa akin, mas maganda ipasok mo yung anak mo sa UST kasi ako Tomasian din ako. Medyo mahigpit ng konti ron, sabi niya, no, strict ng konti. So, doon nga napunta yung isang anak ko. Dati dalawa eh, yung isang anak na umalis na at napunta sa ibang school na iyon. So ngayon, na-kick out siya. Pakisabi na-kick out. Ang ibig sabihin, napatalsik siya. Dahil nga, nasa loo siya, tapos tinututukan niya is music. May tao pa ba? So ang nangyari, napunta siya ng Philippine Christian University. At pinagpatuloy niya yung law. No? At pagkatapos niya makagraduate ng law sa Philippine Christian University, nag-take siya ng bara. No? Isipin mo, nag-aral ka ng 4 na taon, prelude, mag-aaral ka uli ng 4 na taon, 8 na yun, di ba? Kailangan mo pang ipasa yung board exam, ang mira, bar examination. Pag hindi ka nakapasa, hindi ka pa rin lawyer. Grabing sakripisyo. At kaninang umaga nga, nag-take si Joshua ng examination para makapasok sa law school. Yun daw ay para daw sa, hindi ko alam kung anong tawag doon. Kaninang umaga, 7 o'clock, nag-exam siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi yung examination niya sa Ateneo, UST, San Beda, UP, dami-dami niya yung in-examan, grabe. At pagkatapos nun, buti sana kung libre yung exam, may mga bayad yung exam. May tao pa ba? Mabuti na lang, sabi nga ni Sister Cherry, hindi na natin iniisip yung mga bagay-bagay na yan. Eh. Tungkulin ng Diyos yun. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Tungkulin ng Panginoon na tugunan yung ating mga pangangailangan. Glory to God. So, nung siya ay nag-take ng law, hindi siya nakapasa. May tao ba rito? Ng board exam, hindi siya nakapasa. Sabi niya talagang, it means, hindi sa akin para ang law. Amen. Hindi ako pa para maging lawyer. Pero nag-take uli siya, sabi niya. Nag-take uli siya ng another board exam. Then, out of 26% board passers, or yes, bar exam passers, ano po, 26%. Ang layo nun, di ba? 100% minus 26%, ilan? Ilan ang hindi nakapasa? 74%. Isipin mo, wala pa sa kalahati. Ganun kahigpit, naalala ko nga yung kapatid ni Mrs. No, nag-graduate ng law, nung nag-take ng bar exam, during his time, no,
eh 19% lang ang kinakailangan pumasa. Isipin mo, 19%, eh, ilan ang mawawala? 81%, isipin mo yun. Ang daming nawawala. Apat na taon kang nag-aaral sa kolehiyo, apat na taon na sa law, magbabar exam ka pa. Grabe. Ganoon. So ngayon, nakapasa siya. May tao pa ba rito? Yes. Kaya sinasabi niya, sa buhay na ito, may mga bagay na gusto mo, may tao pa ba? Pero hindi pala yung kalooban mo ang dapat na masunod. Amen. In the end, the Lord's will prevail. Sabi niya. Kaya sa buhay na ito, brethren, napakaganda ho nito eh. Maging manual ito sa ating lahat. Pero sinabi natin manual, alam mo lahat ng mga instruments or electronics, appliances, or anything na gamit niyo sa bahay, halimbawa oven, something like that, alam mo, bago mo gamitin yan, kailangan mo ng manual eh. Pag hindi mo binasa yung manual, sisirain mo yan eh. And once in a while, kinakailangan mong i-consult ang manual, nakikinig pa ho ba tayo, upang sa ganoon, huwag kang magkamali sa paggamit. Itong sinasabi ko sa inyo ay hindi namang ito dapat niyong mapakinggan ngayon lang. It should be a manual, pagsabi manual, na sa buhay na ito, lagi mong hanapin ang mukha ng Panginoon. Lagi mong hanapin ang kalooban ng Diyos. Kasi may mga bagay na inaakala mo, tama yan, ikabubuti mo yan, maganda yan, may future ka yan. No? It seems that you are fulfilling your destiny, no? Pero in the end, hindi naman pala. Nakikinig pa tayo? May mga bagay naman na ayaw mo. No? Nagtitiis ka, nagsasakripisyo ka, nagpapagod ka, may tao pa ba? Nawawalan ka, nagpupuyat ka, nag-aayuno ka, may tao pa ba? Kumahayo ka, nagtuturo ka sa jail, umaawit ka, sumasayaw ka, tumutugtog ka, nangangaral ka, nagbibigay ka ng tithes offering sa first fruits, nagbabayad ka ng pledges ng church. Eh in the end, yung pala'y tama at kalooban ng Panginoon, may tao pa ba rito? So ang ibig kong tunguhin sa oras na ito, tayong lahat, no, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, lagi dapat bukas ang puso mo. Dapat sa ulado mo yung Proverbs 3, 5, and 6. Ano ang sabi ng Proverbs 3, 5, and 6? Trust in the Lord. Magtiwala ka kanino? Sa Diyos. Trust in the Lord with all of your heart, ng buong puso mo. Dapat buong puso mo, magkalahati, huwag 99%. Your whole heart, trust in the Lord with all of your heart. And lean not on your own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. No? In all your ways, pakisabi all your ways. All your ways. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sasangguniin mo siya. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. No? Itutuwid niya ang iyong landas. At ang sabi nga noon sa ibang version, He will crown your effort with success. Lahat ng ginagawa mong pagpapagal, sakripisyo, pagtitiis, pagkatapos niyan, matatanggap mo ang success. Amin po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. So mga minamahal, sa buhay na ito, no, lalo na sa mga bata at mga bata pa, alam ba ninyo na ang buhay natin hindi scratch paper? Alam niyo ba yung sabihin na scratch paper? Di ba ang scratch paper, pag nagkamali ka, pwede mong lukutin at pwede mong itapon? At magpalit ka uli ng another scratch paper? Eh hindi naman scratch paper ang buhay natin eh. Pag nagkamali ka, repentance. Pero hindi mo na mauulit pa. Hindi na. Nakikinig pa ba tayo? Sino ang nakakita na ng ilog? Ako, gusto kong maligo sa ilog. Puro na lang bis. Puro na lang pool. Na nakaraang pool. Ilog naman sana. Gusto ko nga rin maglabas sa ilog eh. E tao pa ba? Glory to God. So mga minamahal, pag nasa ilog ka, di ba ang ilog, yung water nun is a current water. Yung bang running water, di ba ang ilog? Hindi kagaya ng lake. Ang lake, ang pagkakaiba ng lake sa ilog, yung lake kasi,
hindi naman tumatakbo ang tubig dyan eh. So, still water yan eh. Pero yung river, yan ay tumatakbo yung tubig, tama? Nakalawahan ninyo ako? Sige, pag ganahin yung mga isip mo, lalo na inaantok. Sige, kaya inaantok, di gumagana isip mo eh. Tapos pag inaantok ka, merong demonyo nandito, maliit yun, naglalambitin sa piligmata mo, pipitingin mo. Nag-ano siya eh, naglalambitin dito eh. Eh, tumantawa ka naman, sige, maglambitin ka. Pag nasa ilog ka, at ganyan ka, nakananto ka sa ilog, no? Pag umaan na rin tubig ng ilog, yung bang tumama sa yung tubig, tatama pa ba uli sa'yo? Hindi na, kasi tumakbo na yun eh. Papunta na ng dagat yan eh. Hindi na uli tatama sa'yo yung tubig na dumaan sa'yo. Brethren, every good opportunity ay hindi na muli pang babalik yan. Tandaan mo yan. Kung merong magandang alok, merong magandang oportunidad, may mga magagandang bagay na dapat na pagtuunan ka ngayon, hindi na babalik yan sa darating na panahon. Isn't it ba? Ang gagawin mo nilang repentance, babawi ka, pero yung mga nakalipas sa panahon na nasayang, hindi na yun maipabalik pa. Kaya ang sabi nila, laging nasa una ang pagsisisi. Tama? Mali. Nasa huli. Kaya huwag kang papahuli, dapat laging nasa unahan ka. Sa pilahan, laging nasa unahan ka kasi sa huli ka, masisisi ka. Nasa huli lagi ang pagsisisi. Wala lagi sa una yon. Kaya it takes, ano po, seeking the face of God. It takes an open heart na laging hinahanap ang kalooban ng Lord. Lord, ito po bang gagawin ko ay kalooban ko. Lagi nating tinatanong ang ating Panginoon. At kapag lagi tayong may puso na handang laging magtanong sa Diyos, ay hindi tayo mabibigo. Amin po ba? Kaya ang bawat sakripisyo, ang bawat papapapagal, bawat papitiis na ginagawa natin para sa Diyos at mabubuting bagay, ang lahat ng ito sa huli ay merong regalo at pabuya ang ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos at buhay. Glory to God. Kaya nga po, alam ninyo, huwag nating ipipigil ang ating mga prayer and fasting. Sa lahat ng tao sa mundong iba po na ito, sa mga kapatiran nating naliligaw at nahilihis ng landas. At huwag tayong magpipigil ng pangangaral at pagpapaalala sa kanila. Itao pa ho ba rito? Kasi, baka iniisip nila, sa langit sila pupunta, hindi pala. Sabi ng Biblia in the book of Proverbs 16:25, Kawikaan 16:26. There are ways that seemeth right unto men, but the end thereof are ways of death. Sabi ganoon, may mga bagay na sa tingin ng tao ay mainam, pero ang dulo pala nito'y kapahamakan. Alam niyo si Satanas, lagi siya merong panilo eh. Nasisiluin niya ang mga tao upang sa ganoon, sa huli, mapunta ng impyerno o mapahamak. Nagkikinig pa ho ba tayo? O kita niyo diba sa Eva at Adan, nasilo niya. Kaya ang sabi ng Awit 107 verse 20, He sent forth His words and healed them and saved them from their destruction. Awit 107 verse 20, pinadala niya ang kanyang salita. Kailangan talaga ang salita ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Pinadala niya ang kanyang salita, ang salita ng Diyos, upang sa ganoon sila ay gumaling sa kanilang karamdaman. At sila ay maligtas sa kapahamakan sana ay darating sa kanila. Kaya alam ninyo, napakapalad natin. Alam natin ang katotohanan. Amin po ba? At patuloy natin nalalaman ang katotohanan. Kaya huwag tayong papapigil kay Satanas. Ipangaral, i-preach, ituro natin ang katotohanan. Amin po ba? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Glory to God. Ang sabi ganoon sa aklat ng Unang Korinto 15:58, ito yung ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Ang sabi ganoon, yan. Actually,
sa paggawa ng sermon, isang verse lang, okay na yan eh. Ayos na yan. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Pakisabi, stand firm. Stand firm. Pakisabing stand firm. Yeah. Ibig sabihin, dapat ang decision mo firm. Pag nag-decide ka, dapat decided ka talaga. Kita ka pa ba dito? And let your yes be yes and let your no be no. Stand firm, sabi ng Biblia. So pag nag-decide ka, nagagawa ka ng mabuti at para sa Diyos. Talagang tumayo ka ng matatag. Amen. Mag-decide ka ng malayo. Alam niyo kung bakit marami hindi nakakatapos ang pag-aaral? Hindi naman decided yun. Alam niyo kung bakit marami hindi papasok ng langit? Hindi naman decided yun eh. Kung bakit marami hindi tumatanggap ng mga dakil at mga mabubuting bagay sa Panginoon, hindi naman decided yan eh. Maraming tao walang future, no? Good future. Kasi hindi naman decided yan eh. Yung iba hindi naman nag-aaroon ng awards and medals and trophies and honors. Hindi naman kasi decided yan eh. Matalamban ninyo marami, barangada system lang. Yes. Yung pag sumusunod lang sa Agos, sumusunod lang sa trend. Sabay lang siya sa Agos. The true reformists, the true revivalists, and the true apostolic people, kadalasan hindi ka sabay sa Agos. Kadalasan eh, you are always against the current. Ito yung Agos, iba ka sa Agos, nagiginig pa ho ba tayo? Ano ang sabi ng Biblia? Maluwang ang daan patungo ng impyerno. Maluwang ang pinto patungo ng impyerno. Ang pagpasok ng langit, masikip ang daan. Amen. Masikip din ang pinto at kukunti lamang nakasusumpong. Amen. Kaya hindi nangangahulugang laging ang majority ay tama. Tandaan niyo. Alam mo, dalawa lang ang tama nung panahon ni Moses. Si Moses lang at saka si Joshua. Pinili nilang huwag sumamba sa ribultong gawa ng tao. Pero ang lahat ay pinili nilang sumamba sa ribultong gawa ng tao. Samantalang si Moses at saka si Joshua lamang, dalawa lamang ha, ang nagdesisyon na huwag sumamba sa ribultong gawa ng tao. Nung panahon nila Joshua at saka ni Caleb, no? Sila ay kasama sa 10 tiktik. Ang 10 tiktik na ito ay dalawa lamang ang nagdesisyon na sa kabila ng mabigat ang labanan, no? Mabigat yung kanilang kakaharapin, nakikinig pa ba tayo? Nagdesisyon ang dalawa. Tuloy tayo. Yung sampu, hindi natin kaya ang laban. Ganyan ang maraming tao, ganyan ang maraming Kristiyano, ganyan ang mga magagawa ni Kristo. Ayaw nang tumuloy. Ayaw magdesisyon at tumuloy sa Panginoon at sa maganda at mga mabubuting bagay. Ayaw din ang magdesisyon. Kaya number one, isulat mo. Magdesisyon ka ng mainam. Sinusulat mo ba? Alam ko, guwapo ako. Kung wala akong tingin. At si habang tinitingnan mo, lalo akong gumagwapo. Sino isulat mo? Ang una, ang pamagat natin, bawat pagpapagal na maaraw sa Diyo, mabubuting bagay, may pabuhay ayan. At number one, mag-desisyon ka ng malalim ng tama. Desisyon! Pag-isabi, desisyon! Yes! Eh, alam nyo, tayong mga lalaki, lalo na yung mga tunay na lalaki, desisyon ha? Pero pag sinabi ni Mrs. Anong desisyon? Hindi, desisyon na masusunod. Alam mo naman, sa bahay na ito eh, ako ang macho rito. Macho na rin sa'yo. Kitawa pa ba? Amen. Minsan alam niyo, sa totoo lang, kaya natatalo ng mga babae yung lalaki. Kasi minsan yung mga babae, pag sumigaw, ah! Kahit na maliit na babae yan, kahit payat yan, grabe yung pag sumigaw. Pag hindi ka nakuha sa sigaw ng babae, eh naku, magtatarantaranta. Nasasamahan niya ng iyak. Kaya siya, wala ka nang magawa. Inibigay mo na lang sa kanila eh. Kasi pag hindi mo ibibigay, wala, mag-aaway kayo. Magsusuntukan kayo, maghihiwalay kayo, di ba? So para hindi kayo magsuntukan, hindi kayo maghiwalay,
Sige, sige! Tama ba? Ngunit, hindi laging porke malakas ang sigaw at nagtatarang-tarang eh. Kapag mali, ibibigay mo, di ba? Amen! Tama ba? Amen! Nasubukan niyo na ba, mga lola at lola, mga anak, mga lola at lola, mga tiyo tiya, mga kuya at ate, mga nanay at mga tatay, di ba minsan yung mga maliliit na bata, di ba pinipilit nila yung gusto nila, di ba? Tama ba? Amen! Eh kapag in-spoiled mo yan, patay ka. Kaya ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, Kawikaan 22:6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Alam mo kung bakit ko tinayo yung Kingdom of Jesus Learning Center? Dahil dyan. Kasi gusto nating turuan ng mga bata. Alam niyo kung bakit tayo merong tayong mga children ministry? May nagtuturo pa ng children natin? O walang nagkukumit? Alam mo ba na ang mga tagapagturo ng children ay pinapagpala ng Diyos? Tandaan mo yan. Alam niyo ba kung bakit hindi ako nilimot ng Diyos at ang mga anak ko? Hindi ko pinabayaan ang mga bata. Kaya dapat every Sunday may nagtuturo ng children. May tao pa ba rito? Saglit mo lang naman turuan yan. 30 minutes, turuan mo. At pagkatapos, pwede ka nang umubuhay. May tao pa ba rito? May tao pa ba rito? Siguro naman sa 30 minutes, 15 minutes, napaka-igli nun, di ba? Para turuan mo sila. May tao pa ba rito? Yung iba pa natuturo nga ng bata, uma-action din, parang bata din sila eh. Eh daw, totoo po. Yung iba, nagsusuot pa ng mga costume, di ba? O kaya naman, meron pa silang puppet. Halika dito! Magsisimula na tayo! Ako, si Cardo, nama, galing, mamopo. Ikaw ba nagmumopo ka? Oo, oh, ganun. Mahirap ba yun? May tao pa ba rito? Amen. Hindi mahirap yun. Kaya pag-uwi ng bahay ng mga tinuruan mong bata, marunong nang mamupo. Matutuwa sa iyo yung mga magulang, mga lolo at lola, mga tita-tita. Lalagipan ka! Oh. Di ba? May sumasagot. May sumasagot. Naturoan mo yung ano ko ng mamupo. Oh. Dati, pasawa yan. Ngayon, di na. Oh, ito, pambili mo ng ano, pangkilay mo. Itao pa ho ba rito? Alam mo sa Kingdom of Jesus Learning Center, iba't ibang religion yun, naturuan natin. Nagmumura yung mga mahal nila sa buhay dahil naturuan natin, sabi ng mga maliligid na bata. But, saan ko natutunan yan? Sa school. Eh, pag hindi mo naturuan, ma, pag hindi mo naturuan mag-pray yan, ito ulang natin! Nasabihin ng bata, Yoko Dala! Panaturoan mo mag-pray, panasalamatan niya lahat ng bagay. Amen. May tao pa ba? Amen. Ganun yun. Kaya ang pagtuturo, hindi lang po sa matatanda. Ang pagtuturo ay para sa mga young adult, para sa mga youth, at para sa mga children, para sa mga kids. Tama ba? Alam niyo, sabi nga ng 2 Timothy 3:15, abay, bata pa lang, baby pa lang si Timothy. Tinuturuan na siya ng lolo niyang si Loida. Bata pa lang, baby pa lang. Tinuturuan na si Loida. Kataka pa ba nito? Kaya nga yung asya namin, tinuturuan mo mag-praise the Lord eh. Tapos makamay mo, kami sabihin mo, praise the Lord. Pero nakakita ka na ba ng aso nagpipray bago kumain? Meron. Nagpipray. May tao pa ba? So mga minamahal, kinakailangan mag-desisyon. Pakisabi, desisyon. Desisyon. Mag-desisyon mo yung tama. Mag-desisyon mo yung mainam. Mag-desisyon mo yung mabuti. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Desisyon.
Dadala ako palagi, maglilingkod ako, ahayo ako, mananalangin, mag-aayon na ako. Bibigay ko ang akang tayo sa offering parts, bros. Eh, lalo na yung pledges natin. Kita pa ba rito? Mag-pledge ako! Ano? Tatapusin ko yung pag-aaral ko, gagraduate ako! Wala muna ngayong kasintahan. Parang ganon! Ito ako pa ba? Wala pa sa edad! Wala sumasagot. Desisyon! So number one, write it down, desisyon. Magdesisyon ka. Ituro mo sa mga nasa jail. Magdesisyon ka, magbabago ka na. Magdesisyon kang lalabas ka rito. Paglabas mo rito, iba ka na, bago ka nang nilirang. Itawa pa mo ba ito? Magdesisyon. Iyan ang kinakailangan natin. Number one, desisyon. Isang tamang desisyon. Itawa pa ba rito? Stand firm at pag nagdesisyon ka, maging matibay ka sa iyong desisyon. Itawa pa mo ba rito? Alam niyo ba, listen very carefully. Pag nagdesisyon ka ng tama, ng mainang, ng mabuti, alam mo bang laging may struggle? Yes. There will always be a struggle. Laging may struggle yan. Magpapatuloy ba ako bilang Kristiyano? Magpapatuloy ba ako bilang paglilingkod sa Panginoon? Magpapatuloy ba ako sa pag-aaral? Magpapatuloy ba ako? Magpapatuloy ba ako? There will always be struggle. Tandaan mo. Big letter S, success. Pero sa S na iyan, merong another S na kasama niya, struggle. Laging may struggle. May tao pa ho ba rito? Laging may struggle. Mag-i-struggle ka along the way. Parang ayaw mo na, susuko ka na. Darating at darating talaga sa punto ng buhay natin. Parang ayaw mo na. Parang susuko ka na. Ano naman nangyayari? Nakapagod. Di ba, narinig din nyo yung preaching ko nung last Sunday afternoon na hindi nyo narinig siguro kahit kailan nyo. Na ang sabi ko eh, nagpapastor ako noon at yung mga head ko, instead na sila yung dapat nangangaral, humahayo, ewan ko kung anong mga pinagagawa. Ako yung sinisend kaliwat kanan, ligod at harapan. Napabayaan ko tuloy yung aking prayer life at pagbabasa ng Bible, nakaramdam ako ng pagod, worn out. Then, nagpaalam ako sa kanila, pahinga na, ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Paalam ako sa kanila. So, anong plano ko? Eh, full time ako that time. Full time. Ano ang plano ko? Yung kinapos ko sa Asian College, itutuloy, mag-a-apply ako. Sabi ko, itutuloy ko. Hanap ako ng trabaho, sabi ko. Tutuloy ko yun. Kukunin ko yung mga, kung ano man yung mga requirements na kinakailangan, mag-a-apply ako. Hindi. Nakigilid pa ho ba tayo? Hello, may tao ba? Eh, nung mga panahong yun, usually, ang mga applyan, Makati, isa sa mga sikat na establishment ng unang panahong yun. May tao ba rito? So, nagpunta ako ng Makati. And this is very, very true. Ayoko na. But you know, the calling of God is very persuasive, very persistent. Alam niyo masyadong yung panawagan ng Diyos, hindi mo pwedeng, ano eh, takasan eh. May tao pa ba? Kumakatok talaga ang Diyos eh. Ang lakas ng katok eh. Di ba parang kayo rin, kinakatok kayo ng Diyos? Amen. Pag ayaw niyo umatin, kinakatok kayo ng Diyos eh. Pag ayaw niyo magbigay, kinakatok kayo ng Diyos. Pag ayaw niyo humayo, ayaw niyo mangarap, kinakatok kayo ng Diyos, di ba? Misan ayaw niyo na magpatuloy, kinakatok kayo ng Lord eh. Mentors ayaw mo, lalong lumalakas yung katok eh. Totoo yun eh. Eh, sa totoo lang, ayoko naman talagang gumiba. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko, napapagod na ako eh. Burn out. Kasi yung mga head ko, instead na sila yung nagsasakripisya, hindi, ako eh. Punta ka rito, punta ka ron, turo ka rito. Ay, nakapagod. Halos lahat, ikutin ko, kaliwat kahit, ikot at harapan. Nag-resign na ako. Sabi ko, Jerwan, inantawag ko sa head namin. Yung ano? Sa alam.
mi ultimo at Diyos. Sa nagpaalam ako talaga. Ayaw naman nila. Siyempre, nabawasan ng magagawa eh. Hindi ako na DA, ha? Wala akong kaso ng immorality. Hindi ako nagnakaw ng pera. Nagpaalam ako. Pero habang ako ay nasa Makati, the Lord is speaking to me sa ulap. May tao pa ba rito? Amen. So, ang ginawa ko, itinayo ko yung Kingdom of Jesus Fellowship ito na yan. May tao pa ba rito? Amen. Hindi ako nakatakas. Amen. Amen. May tao pa ba rito? Amen. Brethren, kung ang lahat ng tao ay makikinig lang sa katok ng Diyos, hindi maliligaw at hindi malilinis ng Diyos. Amen. Kasi lahat tayo kinakatok ng Panginoon. Maging sa panaginip, kinakausap tayo ng Diyos. Sa ating mga pag-iisa, kinakausap tayo ng Diyos. Truly, merong palaging struggle. Sa lahat ng ano, ng gagawin mo, laging may struggle. May tao pa ba? Di ba kung magkaminsan merong discouragement, nag-discourage ka na eh. Tapos minsan, di ba, merong pang pang-insulto? Merong pang persecution? At ano ang sabi ng Mateo 5? Matthew chapter 5, beginning verse 10 hanggang verse 12. Matthew chapter 5, beginning verse 10 hanggang verse 12. Mateo kapitulo 5, versikulo 10 hanggang 12. Ang sabi ganoon, kung kayo ay inaalipusta, kung kayo ay pinagwiwikaan ng masama, at kung ano-ano ang kasinungalingang sinasabi sa inyo, tinatapunan kayo ng kung ano-anong putik, ang sabi ng Biblia, huwag kayong susuko, huwag kayong atras, bagkos, magala kayo! Amen! Dahil ganyan din ang ginawa sa mga naunang naglilingkod sa inyo, magala kayo! Dahil kayo ay maraming reward doon sa kalangitan. Amen! Alam ninyo, sinama ako sa batchmates namin, no? At ginawa pa nila akong presidente. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh, meron doong Jehovah's Witnesses sa group namin. Ang paniniwala niya, si Kristo, hindi totoong Diyos. Nakikinig pa ba tayo? Kaya nung nag-post ako, sabi ko, napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon kaysa Kristo. Pinost ko yung Pilipos 2:6 hanggang 8. Filipos 2:6 hanggang 8. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkos sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nasampungan siya sa isang anyong tao. Oo! Hindi lamang sa anyong tao, sa anyong alipin, at nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalwaryo. Alam mo, may topax yung mga membro na yun ng Jehovah's Witnesses, dinislike niya. Dinislike niya. Alam mo kung siya ay isang professional, an educated person, o kahit na hindi ka professional, hindi ka educated person eh, kung maayos ang pag-iisip mo, kahit na ayaw mo yun, pabayaan mo lang eh. Kayaan mo lang. Everybody is entitled to his own belief, his own opinion. Pero dinislike niya. Pero pinabayaan ko. Kinayaan ko siya. And yesterday, we met. Nagtipon-tipon kami kahapon. Pero alam mo, hindi ko siya ninayuan. Siya yung tinabihan ko. At pinadama ko sa kanya ang pag-ibig ni Kristo. Amen! Amen! Kanino mo ba ipapadama ang pagmamahal? Diba? Sa hindi kami namahal. Kanino mo ba? Sino ba ang papatawarin mo? Yung hindi nagkasala sa'yo? Hindi, yung nagkasala sa'yo. Kanino ka ba ihingi ng tawad? Natural. Sa kung saan ka nagkasala? Eh, mayroon ang bata eh. Hinahanap niya yung 5 piso niya. Mag-ingat kayo ngayon, 5 piso, hindi mo na maintindihan kung anong ayos ang bagong 5 piso natin ngayon, parang piso. Eh, yung bata, nalaglag yung 5 piso niya rito, nakikinig pa ba tayo? Tapos hinahanap niya sa labas yung 5 piso niya.
Pag may, sabi ko, ano yung hinahanap mo niya sa labas? Eh, yung 5 piso ko, nalaglag eh. Saan nalaglag? Doon sa loob. Eh, bakit na dyan mo hinahanap sa labas? Madilim sa loob eh. Dito maliwanag. Brethren, hindi mo pwedeng patawarin ang hindi nagkasala sa iyo. At hindi ka pwedeng humingi ng tawad sa hindi mo naman pinagkasalaan. Amin ba? Ipapadama mo ang pagmamahal. Amen? Amen. Sa unlovable. Those who are unlovable, ipadama mo ang pagmamahal. Nakigilig pa ho ba tayo? Kaya kahapon, nag-meet kami, no? Bago afternoon, nag-travel na kami papunta ni Pastor Roan dito. Nakikinig po ba tayo? Kita na lang kami ng terminal. So, hindi ko siya nilayuan. Wala akong hindi ako nagalit sa kanya. Hindi ko siya pinagsabihan. Hinayaan ko ipadama sa kanya ang pag-ibig at ang pagmamahal. Amen po ba? Amen. At pinakita ko sa kanya yung karakter ng isang tunay na Kristiyano. Amen. Amen. At pagkatapos, bago kami nag-iwahiwalay, ako nag-pray. Hindi ako papayag na siya na sila ang masusunod. Amen po ba? Amen. Alam mo, pagkatapos noon, nawin ko sila. Amen? May tao pa ho ba rito? Amen. Tandaan mo ang Mateo 5, versikulo 10 hanggang 12. Tandaan mo yan. Totoo na mayroong persecutions. Totoo na mayroong discouragement. May atake ang kaaway. Pero hindi sinabi ng Lord na sumuko ka. Amen. Amen. Hindi sinabi ng Lord na umatras ka. Ang sinabi ng Biblia, ito po. Ang sabi ganoon, sa aklat ng 1 Corinthians 15:58, anong sabi ganoon? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Magpakatatag ka at huwag kang... Magpakatatag ka, sabi ganoon. At huwag kang matitinan. May tao pa ba? Huwag kang matitinan. Huwag mong hayaang alisin ka sa magandang mong kinalalagyan. Amen. Huwag mong hayaang pigilan ka. Huwag mong hayaang. May tao pa ba rito? Alam mo, na-meet ko nga yung isang batchmate namin kahapon. Ano sabi niya sa akin? Alam mo, sabi niya, muntik na akong hindi gumraduate eh. Sabi niya. Sa Barkada. Pero nag-desisyon ako, sabi niya. Kailangan gumraduate ako. May tao pa ba? Nag-desisyon siya, sabi niya. Hiniwalayan niya yung Barkada niya. Kaya kung meron kang mga parkadang hindi okay, layuan mo yan. Kung meron kang pinapanood, ginagawa na hindi okay, layuan mo. Ano mang bagay na alam mong hindi okay, layuan mo. Tell me who your friends are, and I will tell you your future. Kasi kung sino yung mga kasama mo, iyak ka eh. Magiging kayo. Alam mo bang may tinatawag na impartation? Alam mo bang may tinatawag na transference of the spirit? Anong sabi nila? Subukan mo yung... kayo, mas kapasado nyo siguro ito. Subukan mo yung hindi bulok na kamatis, ilagay mo rin sa mga bulok mabubulok. Tama ba yun? Subukan mong hindi ka bulok, sumama ka sa mga bulok, mabubulok ka. Totoo. Kasi... iyan ang i-encourage ka niyan eh. Nagiginig pa ba tayo? I-encourage ka niyan eh. Iyan ang magtutulak sa'yo eh. Subukan mong hindi ka bakla. Sumama ka sa mga bakla. Totoo, hindi siya isturo. Isang araw, bakla ka na. Totoo, alam mo kung bakit? May tinatawag na transference of the spirit. Yung spirit niya, na-transfer sa'yo. Kaya yung mga babaeng pumapatol sa babae, kunyari, babae ka, pinatulan mo, tomboy, isang araw, tomboy ka na rin. This is true. At kung ikaw ay isang lalaki, pumapatol ka sa bakla, isang araw, bakla ka na rin. And this is true. May transference of the spirit. Kaya pag Kristiyano ka, dapat lagi mong kasama Kristiyano. Yes. Ilimit mo sa mga hindi Kristiyano.
Yung mga pinapanood mo, pag hindi okay, limutin mo na yan. Kasi, kapag kung ano yung mga pinapasok mo sa puso mo, yan ang magiging ikaw eh. Di ba? Ano ang pintuan ng ating puso? Mata. Yung ano kung anong nakikita mo, papasok sa puso mo. Kung anong narinig mo, papasok sa puso mo. Itong ating five senses, pag ginamit mo yan, yan ang nagpapasok sa puso mo. Kaya ingatan mo yung mga nakikita mo, narinig mo, nababasa mo, nadadamo, ingatan mo yan. Pag nakakaramdam ka na hindi magandang pakaramdam, iwasan mo. Kunwari, babae ka, para nagkakaroon ka ng lust sa lalaki, layuan mo. Pag ikaw ay isang lalaki, nagkakaroon ka ng lust sa isang babae, layuan mo. Pag pinagpatuloy mo yan, patay ka. Nakikinig pa ba tayo? Pag meron kang nararamdaman, naiisip na nakikita, narinig na alam mo hindi okay na simula pa lang, patuloy mo na. Kasi pag hindi mo pinutol yan, tepo ka. Nakunawaan ninyo ako. Laging ganun yan. Na simula pa lang na nakakaramdam na naayaw mo nang dumalot, maglingkod, patuloy mo na yan. Isang araw, yung mga dumadalo, awayin mo na. Na to. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam niyo ba sa mga bayani natin kung sino mga nagkakanulo? Kapwa rin nila Pilipino, kasama rin nila sa pakikipaghimagsikan. At alam niyo ba kung sino mga pumapatay sa kanila? Kapwa rin nila sa himagsikan. Eh, bata pa ako, hindi ko alam kung sino pumatay ka Andres Bonifacio eh. Ang alam ko si Jose Rizal, pinatay ng mga Spaniards. Ang alam ko si Magellan, pinatay siya nila Pulapu. Ang alam ko, pumatay nila Pulapu, kusinero. Niluto siya, ginawang escabeche. Pero si Andres Bonifacio, hindi ko alam kung sino pumatay. Ngayon ko lang nalaman, may tao pa ba? Dahil siya pala ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh, ayaw. Pinepok siya. Kasi nung pumatay, kapwa niya, bayani. Napinalitan siya. At yun ang natiklarang unang presidente ng Republika ng Pilipinas na dapat siya Andres Bonifacio. May tao pa ba rito? Nakikinig pa ho ba tayo? Alam niyo ba ang merong mga ngaron sa Saudi Arabia na magmunting ng mapugutan ng ulo? Mabuti na lang yung Presidente Ramos eh, kinausap niya yung Presidente ng Saudi at humingi ng clemency. Pinahintulutan naman. Eh kung hindi kinausap ng Presidente Padre D. Ramos ang hari noon ng Saudi Arabia, pukot ang ulo ng dalawang pastor. At alam niyo ba kung anong kasalanan nila? Preaching the gospel of Christ. At alam niyo ba kung sinong nagkanulo sa kanila? Kasama rin nila, mababaw ng Kristiyano na after sa reward. You see? May tao pa ho pa rito? Kaya paalala lang sa ating lahat. Piliin mo ang kaibigan mo. Kaibigan mong sasamahan ka sa bandang huli. Hindi ka ipagkakanulo sa gitna o sa huli. May tao pa ho pa rito? Pag alam mo hindi okay na kaibigan niya, nagdadaling ka niya sa masama, layo-layoan mo na, iwas-iwasan mo na. Walang mangyayari. Kung gusto mong tumaas yung grades mo, samahan mo yung mga matatalino at panaaral. Hindi yung mga lakwatsero at lakwatsera. May tao pa ho ba rito? Kaya natutuwa ako sa inyong paghayo, sama-sama kayo. Amen? Amen! Ituloy ninyo ang pagsama-sama. Amen po ba? Amen! At hayuan ang buong talugtog. Amen? Amen! Ang buong gimba. Amen? Amen! Ang buong kaya po, ang buong Pilipinas at ang buong mundo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon Diyos ko. Hallelujah! Glory to God! At, kaya nga ang sabi ng Biblia, huwag matitina. Pagsabi, huwag matitina. Huwag matitina. Anong sabi sa ikalawang Timoteo 2? Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 2 hanggang verse 6. No? 2 Timothy chapter 2, verse 2 hanggang verse 6. Tingnan po natin. Pakilista po ninyo. Kung wala kayong dalang Biblia, pakilista po ninyo. Yung mga nakikinig at nanonood, ilistan ninyo ito.
Ayan. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo din sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Tingnan niya sa verse 3. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Itapa ka rito. Mabuting kawal ni Kristo Jesus. Makibahagi ka sa hirap. Truly, there is always sacrifice in order for us to achieve success. There will always be struggle. Amen po ba? And thirdly, there will always be suffering. Merong laging suffering. Itao ka pa rito. Filipos 1:29. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para manampalataya. Amen. Kundi para makipagtiis kay Kristo Jesus. Amen po ba? Makipagtiis ka. Gaya ng kawal, mabuting kawal ni Kristo. Makipagtiis ka. Bilang mabuting kawal ni Kristo. Ang mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal ay iwasan mo. May tao pa ho ba rito? Hindi maaaring gantimpalaan ng isang manglalaro kung hindi siya maglalaro ayon sa mga alituntunin. Amen. May tao pa ba rito? Nakakita na ba kayo ng mga sundalong hindi nag-training? Alam niyo bang maraming sundalo eh? And this is true, ha? Alam niyo ba maraming sundalo sa takot nilang lumaban sa gera? Binaril na lang nila yung sarili nila. Nangyari sa paan mo. And this is true. Sa takot eh. May tao pa ba? Yes. Nakakita na po ba kayo ng mga atleta? Paano nananalo yung mga atleta? Di ba training? Yes. Nakakita na po ba kayo ng mga magsasaka? At marami sa atin yung mga magsasaka. Amen po ba? Ako hindi magsasaka. Tagatanggap lang ng bigas at palay. Bakit wala pa hanggang ngayon? Baka nakakalimot. Sorry. Nakalimot na yata yung galana sa isa-is. Hindi, joke lang. Noong mga nakaraan, marami nagbigay. Sabi ko, iyaan ay dinadala lahat sa pastoral house yan. Opo, and this is true. Lahat ng binibigay ninyo, dinadala sa pastoral house yan. Sabi ko, pastoral, yan lahat ng mga binigay ng ating mga kapatid. Yung iba, galing daw yan sa Baguio. Yung iba, hindi nakapagbigay, binagyo. Bahala ka na, pakihati-hati mo na. Bahala ka na, ihati-hatiin mo na. Yung ayaw ng gulay, yung napigyan mo ng maraming gulay. Tignan mo ng maraming gulay ng ampal, ng dahon ng ampalaya. Yan ay pakakain mo na kanya, ayaw niya eh. Nagigisipa mo ba tayo? Diba? Paano ka aani kung di ka naman nagtatanim? Paano ka aani kung di ka naman masipag magtanim, di ba? At paano ka naman aani kung di mo babantayin yung mga ani mo against insect? Di ba? So, andoon ang sakripisyo mo sa bawat gagawin mo. Tama. May pain, may suffering talaga. Di ba pag nag-aaral ka, di ba nagsusunog ka ng kilay? Kaya yung mga nag-aaral dito, wala na kayong kilay. Kaya pag nakakita ka ng isang tao na wala ng kilay, nag-aaral ng gusto yun. O kaya naman, nagbunot yun. Kabubunot na wala ng kilay. Yun. So mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng umani, nakikinig pa ba tayo, malimang ikaw ay nagtanim. Hindi ka pwedeng manalo sa labanan na ikaw ay sundalo, malimang nag-train ka ng gusto. At hindi ka pwedeng manalo bilang atleta kung hindi ka naghanda. May tao pa ba rito? Ganun yun. So ibig sabihin, sa buhay na ito, meron talagang pain. Meron talagang
sakripisyo. Amen po ba? Meron talaga. Mag-aaral ka? May sakripisyo yun eh. Gigising ka noong umaga, pasok ka na, natema doon eh. O mag-review ka na, exam na. Review na naman. Ganyan. Mag-isang mga magulang, di ba? Hinahanapan natin sila ng pambaon, pambayad ng tuition fee. Di ba tayong mga magulang, kababayad mo lang ngayon eh, may utang ka na naman sa school? Kasi mag-i-enroll na naman eh. May utang ka na naman eh. Pag hindi nga mataas ang pananampalataya ng mga magulang, ganito yan eh. Kababayad mo lang, tulala ka na naman. Saan ko kaya kukunin uli ang darating na pasokan? Naglalaban ka, tulala ka, o kinakausap ka ng anak mo. Nanay, ha? Hindi ka makausap ng matino kasi kababayad mo lang, may utang ka na naman. Brethren, huwag mo nang intindihin yung para sa pasokan. Tungkulin ng Diyos yan. Amen! Talagpangan natin si Lord. Tungkulin ng Diyos yan. Hindi nyo mai-enjoy ang buhay na ito at hindi kayo makakapaglingkod ng maayos pag hindi mo pinagpa sa Diyos ang lahat. Amen! Tungkulin ng Diyos yan. Mag-aral ka lang maigi tungkulin ng Diyos na ipasakat, bigyan ng mataas na grade. Magpaglingkuran mo lang ng maayos ang Panginoon, tungkulin ng Panginoon na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan namin! Amen! Tungkulin ng Diyos yan. Basta gawin mo lang ang tama. Bahala ang Panginoon, God. Just do your best! And God will do the rest. Yan ang lagi mo lang gagawin. Lord, may tungkulin ka eh. Deuteronomy 7:9 Panginoon, gagawin ko itong tungkulin ko sa iyo. At bahala ka na po sa tungkulin mo sa akin. Iyan ang dapat na maging buhay natin. Bigay mo lang ang para sa Diyos. Gawin mo lang yung para sa Diyos. Gawin mo lang yung mabuti mainam. Bahala na ang Panginoon. May tungkulin tayo, may tungkulin ng Diyos sa Deuteronomy 7:9. Nakikinig pa ho ba tayo? He is a God who keeps His covenant of love. May tungkulin tayo, gampanan mo lang tungkulin mo, bahala ang Panginoon. O kita mo, yung 1,000 na kinakailangan, naging 1,500 pa. O, sipo mo, napakabuti ng Diyos. Nakikinig ako. May tao pa ho ba rito? Brethren, anong sabi ng Mateo 6? 19 at pababa? Abay, huwag ka na mag-alala. Hindi makakatulong yung pag-aalala. Tatanda ka lang sa pag-aalala. Mauubos lang ang buhok mo sa pag-aalala. Papayat ka lang sa pag-aalala. Magkakatagyawad ka lang sa pag-aalala. Ma-high blood ka lang sa pag-aalala. Magkakaroon ka lang ng hypertension sa pag-aalala. I-break mo si pag-aalala. I-unfriend mo si pag-aalala. I-break mo, i-unfriend mo si worry. May tao pa ba rito? Ano ang ating pinag-aaralan? Magkatapos na ho tayo? Una, mag-desisyon ka ng mainam. At yung desisyon mo, tindigan mo. Number two, huwag kang matitinag. Huwag kang pumayag. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Kung ayaw ninyo, ako na lamang. Inyo ang mundo, akin si Kristo. Di susuko, di uuro. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Di susuko, di uuro. The wall behind me, the cross before me. The wall behind me, the cross before me. Oh, sipin mo. Sulat mo yan.
Lakihan mo! Sabihin mo, hindi ako susuko. Amen! Hindi ako susuko! Amen! Hindi ako susuko! kahit na medyo, at least hindi ka susuko. Kahit medyo humihina yun ng konti, hindi ako susuko. At least, hindi ka susuko. Kesa naman yung, susuko na ako! Taanin mo yung malakas ang sigaw mo, susuko. Hello! At ang wakas, pangwakas! Pangwakas na tayo, kalabit mo, best, pangwakas na tayo. Yan, pagtulog, kalampagin mo. Itong pangwakas, 1 Corinto 15:58. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Pakisabi, maging masipag. Maging masipag. Ito na. Pag nararamdaman mo, atras ka na, susuko ka na, bibigay ka na, huwag bagkos ang gawin mo, itodo mo pa. Amen! Itodo mo pa. Ipuhos mo. Itaya mo ng lahat, pati pato. Ganon! Ganyan to ang mga taga-Kingdom of Jesus. Amen! Mga people of my calling and the people of destiny, mga apostolic people, hindi sumusuko, hindi lumatras. Kasi dito, at kung kailan nararamdaman na may problema, may pagsubok, may laban ang buhay, sumisigaw lalo. Amen! Ganon! Sino ba ang hindi kinakabahan? Sino ba ang hindi nahihiya? Sino ba ang hindi natatakot? Hindi ka dapat talunin ng hiya. Amen. Hindi ka dapat takunin ng kaba, takutin ng kaba, hindi ka dapat takutin ng takot. Sabi, kung matapang ka noon na meron kang nakitang magandang dilagyan at nilapitan mo agad, kinuha mo yung pangalan, ay dapat lalo kang maging matapang pag sinabi, ikaw po magtuturo. Abay! Matapang ini, lalo na parahin, Lord! Kung matapang ang magalok ng produkto, sali na! Yung 20 mo, magiging 80! Eh kung matapang ang magalok ng ganyan, eh lalo nang pasalihin, dapat lalo mo silang pasalihin, pasalihin sa Kingdom of Jesus Fellowship, di ba? Sali na! Dito yung 20 mo, hindi lang mag i-80, 1,000 pa. Kaya pag nag-follow up kayo, nagbisita kayo sa mga kapatid natin, huwag susuko! Amen. Ang mga taga-Kingdom of Jesus people, mga apostolic people, mga people of my calling and people of destiny, kung paano si Kristo hindi sumusuko, hindi rin tayo susuko! Ano at sinong nagpapasuko sa'yo? Huwag! Fight! Diba? Andres Bonifacio, at atapang katao! Alaban, mga Kastila! Hindi atakbo! Yung iba ganito, tingin kayo sa akin. Sugod mga kapatid! Ito kalaban na, pagka ka nabunan na. Kaya, number 3 yun. Itodo mo na. Pakisabi mo sa sarili mo, itodo ko na to! Alam mo, pag hindi mo tinodo, walang mangyayari, kailangan talaga itodo mo na. Todo mo na. Hindi nga atras ka eh. Pag nararamdaman mo atras, susuko ka, bibigay ka, nangihina ka, nawawalan ka ng pag-asa, todo na ito! Ganun. Halimbawa nga matras ka, anong panalo mo? Halimbawa sumuko ka, anong panalo mo? Wala! Mabuti pang lumabang ka na lang ng ano, patay kong patay. At least kung namatay ka, bayani ka naman. Eh kaya hindi ka lumaban,
bayani at bayani ka. Walang mangyayari. Fight! Tandaan mo, ang sabi ng Biblia, nasa battlefield tayo. Para tayong nasa boxing arena. Kailangan, huwag kang sumunod. Fight! May tao pa ba? Tudo ko na. Eh kung yung mga matulungin sa kapwa nila, pinapagpala ng Diyos. Eh di lalo na kung binabayaran mo ng buo yung Diyos, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Yung hindi nga sa Panginoon, pinagpala sila, di lalo na sa Panginoon. May tao pa ba rito? Kung pinagpala sila rin sa mundo, di lalo na sa taisang offering sa first fruit, hindi ka pagpalain ng Panginoon. Yung tao nga, pinagpala sila, hindi lalo na kung sa Panginoon mo ginawa yan. Eh iba yung tao, iba yung Diyos. May tao pa ba rito? Eh kahit naman hindi ka born again, pwede kang magbigay. Sa kapwa mo. Pero kailangan mo maging Kristiyano at ibigay yung para sa Diyos. May tao pa ba rito? Ganun ang Diyos eh. At pangwakas na po. Pag sinabi kong magwawakas na ako, isang oras na lang yan. Hindi, baka sa talaga ako. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinal. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagkapagal para sa Kanya. Ito ang pangwakas. Kilista mo, may biyaya, may regalo, may pabuya, may reward ka sa Diyos. Tandaan mo. Tandaan mo. Pag may sinuksok, may madudukot. Pag may tinanim, may roong, aanihin. Tandaan mo yan. Brethren, every sacrifices will be rewarded. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpapagay, lahat ng magtitiis, may regalo ang Diyos. Sabihin mo sa mga ayaw ng dumalo, dumalo kayo, magpatuloy kayo. Marami kayong nakikita ang mga negatibo, huwag niyong patsinin yan. Tingnan ninyo ang magandang gagawin ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa mga yung mga magagandang pangarap nila, ayaw nilang gagampanan, ibigay. Sabihin niyo sa kanila, tuloy. Maaring nagkulang, nagkamali, nagkasala ka ngayon. Ako meron akong kilala eh. Kumukuha siya ng abogasya. Pinuntahan siya ng mga pinsan niya, dinalaw siya. Niyaya siyang mag-inuman. At hanggang patuloy nila silang nag-inuman. Isang sen na sayang. May tao pa ba? Pero alam niyo ba, nag-decide siya, umahon siya. Sabi niya hindi, pinagpag niya yung sarili niya. Enroll ulit. May nakatapos. Ngayon, maayos ang kalagayan niya. Marami siyang natutulungan. Maraming lumalapit sa kanya. Nakikilig pa ho po tayo, hindi ba lang para sa kanya, hindi lang para sa pamilya niya, sa maraming tao. Eh paano kung di niya pinagpag yung sarili niya? Ano na nangyari? Brethren, maraming papasok ng langit. Amen. Dahil nandito tayo na maraming humahayop. Maraming nananalangit, maraming nag-aayuno. Na sandaling tumanggap tayo ng biyaya mula sa Panginoon, ibinibigay natin ang para sa Diyos. At nakakarating yan sa maraming dako. Aaminin ko po sa inyo, pag may dumarating na blessing at yung mga per-blessing na pinapagturi ko, hindi ko iniisip kung ano yung pang sarili ko at pang pamilya ko. Kung ano yung kulang sa bahay namin, ano yun yung mga kapatiran, yung bahay namin na puntahan nila. Maraming kulang. Pero hindi yan ang pinagtutuunan ko ng pansin. Ang higit ko pinagtutuunan ng pansin para paano matutugunan ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang lagi mong bilhin sa mga kapatid, huwag tayong mawawala ng tracks.
ultimo lang yung invitasyon na kakabara sa papel na mayroong mga radio, TV at Facebook at gawain natin malaking bagay. I-priority natin ang pagliligtas ng kaluluwa. Pag pinaprioritize natin ang pagliligtas ng kaluluwa, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Yung sinasabi ni Sister Cherry kanina, totoo po yun. Misa nga, marami ang mga misa mo, hindi ko maintindihan paano nangyayari at nagaganap eh. Sabi nga na nakaraan, nag-ano sa akin si Josman ng laptop eh. Pray lang, pray lang. Eh, nung dumating laptop niya, Apple pa. Sipin niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Brethren, kagaya ng isang mga farmer na isang magsasaka. Kapag ka minsan, mahirap magtanim eh. Mahirap paghintay ng animo, tama? Pero pag nakita mo yung animo, umusbong na, ang saya-saya mo. At nakita mo na yung bunga nito, naku, ang saya-saya mo. Lalo na kung yellowish gold na yan, naku, ang saya-saya mo. May tama pa ba rito? Brethren, dito na po ako magwawala. Piliin mong gawin ang lahat na babubukin. Desisyonan mo na maglingkod sa Diyos. Amen? Desisyonan mo na magligtas ng maraming kaluluwa. Amin po ba? Brethren, sa ayaw mo sa gusto, may pabuya ang ating Panginoon. Amen? May reward ang ating Diyos. Amen? Tayo lahat ito ngayon. Sige mo, tayo lahat ito ngayon. Huwag mo nang kausapin, ha? Kaliwat ka lang, hindi ko tatarapan, huwag mo nang kausapin. Sige po. Tayong lahat ay tumayo, lumungo at pumikit. Huwag mo nang kausapin, kaliwat ka lang, hindi ko tatarapan. Desisyonan mo na magbagong buhay. Desisyonan mong tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Desisyonan mong paglikuran siya at magligtas ka ng maraming kaluluwa. Humayo. Desisyonan mo. Nagawin mo ang mga mabubuting bagay. Desisyonan mong gumaling. Desisyonan mong tumanggap ng himala. Desisyonan mong maranasan ang kabutihan ng Diyos. Desisyonan mong makapagpagaling at gumawa ng himala at maiparanas mo sa marami ang kabutihan ng Diyos. Sige po, kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. Maging lahat ng mga nagigilig at nalungkot. Isipin kung paano mangyayari ang mga dadil at mabuting tangan. Masagampanan mo lang ang tungkulin mo, may tungkulin din ng Diyos. Lalapit sa iyo, ang lalapit sa iyo nang may papuri at pagsamba, nang may papuri at pagsamba. Ako ay susunod sa iyo. Yes, Lord. Thank you.
Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, nagdi-decision po ngayon na magbabagong buhay. Nagdi-decision po ngayon na aahon sa bisyo at kasalanan. Nagdi-decision po ngayon na aahon sa mga mali at hindi tama. Lalayo sa mga malala, mga masasama at hindi maayos na tao, barkada at mga tropa-tropa. Nagdi-decision, Panginoon, na mag-aaral ng mabuti pagtatapos. Nagdi-decision, Panginoon, na magtatrabaho ng mainam. Nagdi-decision na magninegosyo ng mainam. Nagdi-decision, Panginoon, na maglilingkod sa iyo at pagbubutihin ng paglilingkod. Nagdi-decision, Panginoon, na magliligtas ng maraming kaluluwa. Nagdi-decision po, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, na huwag matinag. Nagdi-decision po, Panginoon, na tanggapin ang inyong kagalingan ngayon. Ang iyong himala ngayon at ang sagot sa iyong mga panalangin o aming mga panalangin. Tinatanggap po, Panginoon, lahat ng aming prayer request, sinagot mo, para sa buong Pilipinas, sa aming minamahal na bansang ito, para sa buong mundo, upang sila'y maligtas at gumawa sa tama, at lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Gamitin niyo po kami, iligtas niyo ang aming mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga classmate, mga tinuturuan, mga nasa ilalim namin o nasa ibabaw namin. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para iligtas ang Pilipinas, iligtas ang buong mundo. Panginoong Diyos, salamat po sa pabuya. Pero Lord, yung kami, gawin niyo ng mga dakil at mabubuting bagay sa sapat na puno. Yung kami, gamitin yung instrumento para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa, sapat na puno. Yung kami, makapaglingkod sa iyong harapan, sapat na puno. Pero Panginoon, may pabuya ka pa po, kakapapupang na. Narinig niyo nga po, Ama, ang preaching na iyo. Kung magkaminsan maraming pwedeng unahin na pagsarili, pero mas nilimot para sa iyong gawain at sa pagliligtas ng kaluluwa. Pero Ama, hindi ka lumimot. Ang mga sarili namin, mga pangangailangan ay hindi mo kinalimutan. Panginoong Diyos, diniklara namin, may himala ka din pinangyo. Hindi kami natitira. Meron kaming ibang narinig, ibang nakita, ibang naramdaman. Hindi ito ang aming pinaniniwalaan. Ang pinaniniwalaan namin na ikaw ay tapat at totoo. Sumain niyo po ngayon ng papangyarihan ng ating Diyos. Sa inyong kinalalagyan, just take it and receive it in Jesus' name. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, huwag mo nang isipin kung paanong pinapangyari ng Lord. Tanggapin mo na lang dahil tungkol ng Diyos siya. Salamat din po, Ama, sa iglesyang ito. Babayaran mo po ito. Palalakihin niyo po ang Kingdom of Jesus Christ to the Philippine Islands and to the nations of the world. Magliligtas ka ng marami pang attending papasok at magtatayo ka pa ng marami pang mga manggagawa at lahat kami pinagpalang at pagpapalain mapapuaman ng ating Diyos. Panginoon, kay buti mo sa presensya mo kami nagdadalangin.
Lahat tayo ay magtaas ang dalawang amay patungo ng langit. Lahat tayo maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Pasalamatan mo ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Walang pagdududa. Walang alinlangan. Walang pag-aalala. Sumagot ang Panginoon. Marami pong salamat sa kita nila. Iyo ang kami ay para sa iyo. Ang aming mga mahal sa buhay ay para sa iyo. Ang iba at tulog-tulog ng kuya po ang Nueva Ecija ay para sa iyo. Ang buong Pilipinas ay para sa iyo. Ako ang buong mundo ay para sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa pagsabi ng amin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Joy.